anak, ha? Kung iniwan kita ng matagal na panahon. Kasi nagtrabaho ang mami sa abroad kasi gusto kong maging maganda ang buhay natin. Maging maganda ang buhay mo. Pero nandito na ako ngayon. Hindi na kita iiwan kahit kailan. Hindi na kita iiwan. Magsasama na tayo. Ipaparamdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Namahal na mahal kita. Maniwala ka sa akin, anak, ha? Hindi na tayo maghihiwalay. Pangako. Pangako. Promise po, Nay! Promise na promise po! Promise. Promise, anak. Sa'yo. Ano ba kasing kinakagalit mo? Eh, sinabi ko lang naman talaga yung totoo sa hirong yun eh. Yun nga kaya kagalit ko eh! Dahil bastos ka! Eh, ba't mo ba kasi pinagpipilitan sila sa'kin? Eh, ayoko nga sa kanila eh! Dahil bahagi sila ng buhay ko! Hindi ko na sinasabi sa'yo na gusto mo sila. Ang sa'kin lang, respeto yung sila. Lalo na sila ni, dahil nakakatanda siya sa'yo. Ilang beses mo lang ako binabastos ha. Pinagpapasensya na kita. I'm sorry. Ano sabi mo? I said I'm sorry. Nakakainis lang naman talaga kasi minsan, lagi silang andyan. Kung tatanggapin kita bilang dad ko, sana tayong dalawa lang. Sana wala mo ng ibang bata. Wala mo ng ibang tao. Tayong dalawa lang talaga. Ba't ngayon mo na sinabi yan? Gusto lang pala ako masolo ng anak ko kahit sandali. Ah, ganun ba? Bigyan lang natin ng konting panahon, Lani. Matatanggap din kay ni Andy. Huwag ka mag-alala. Maghihintay naman kami ni Hero eh. Maraming salamat, Lani, ah. Napakaswerte ko talaga. Oh, excited tong batang to. Oo nga, baka madapa. Alala! Pani Sherwin! Frankie! Siya po yung nanay ko! Hi! Emmaline? Oo, ako si Emmaline. Kaya siguro yung mga kaibigan kinikwenta sa akin ng anak ko, no? At galing po siguro yung nanay na pagkatagal-tagal na hinintay ni Tetang. Pero sulit naman ang paghihintay ko eh. Mamasyal na kami ngayon ni nanay. Di ba po, Nay? Oo naman, no? Kahit saan mo pa gusto. Ah, sige, Sherwin, ikaw na muna bahala sa bahay, ha? Sige po, la. Enjoy po kayo. Oh. Enjoy po kayo. Sige, sige na. Okay, sige, halika na. Na kami, ha? Ingat po kayo. Bye. Enjoy, ha? Ayok. Hey, Frankie. Buti pa po si Tetang, no? Nakita na po na yun yung nanay niya. Tapos, umaman pa po siya. Di na po siguro yung malulungkot. Marami na po siyang pera, eh. Sherwin, hindi nabibili ng pera ang kaligayaan tao. Tanda mo yan, ha? Ang kaligayaan ng isang tao, matatagpuan sa piling ng mga tao mahal niya at nagmamahal sa kanya. Tetang, pinili kita ng ice drop mo, oh. La, pinili po. Pinili po ko ni Tayo ng ice cream. Gusto niyo po ba? Ah, hindi na. Sige, kainin mo na yan, ha? O, oh, ito akin na lang, ha? Ay! Naku! Ano ba yan? Basambay? Naku! Hapo! Alam mo, bagong bili ko sa'yo to, eh. O, tignan mo ko na dumihan na tuloy. Sandali lang, ha? Bibili lang ako ng damit mo, ha? Sandali. Ay, la, ako na! Ako na. Ako na. Whee! Nandito lang yung damit, ha? Okay.
Isasama ko na po si Tetang sa Davao. Doon na kasi kami magbe-base ng asawa ko. Nakakasiguro ka ba na maaalagaan mo si Tetang tulad ng pag-aalaga ko? Matagal ka na wala. Hindi mo siya kilala. Pero matutulungan kita. Sasama ako. Lola, hindi po pwede. Alam nyo, ang totoo niyan, malaking issue po sa asawa kong pagkakaroon ko ng anak sa labas. Talagang pinakiusap ko lang sa akin si Teta. Hindi naman po pwede na pati kayo pakiusap ako. Kung gagawin ko na, Lola, baka pati anak ko ayaw niya na. Asensyon na po kayo, sana naiintindihan niyo. Pero, wala, huwag kayong mag-alala. Sigurado naman po na magbibigyan ko ng magandang buhay ang anak ko. Pangako po yun. Iba pa rin ang pag-aalagang binigay ko sa kanya. Pero, bata pa naman po ako eh. Mahaba pa ang panahon na pwede kong i-google para matutunan ko kung paano alagaan ang sarili kong anak. Marami pang panahon para makasiguro ako na mabigay ko sa kanyang-kanyang mga pangangailangan, hindi ba? Eh, hindi katulad nyo. Hindi katulad ko. Tanda na ako. Wala na akong silbi. Hindi na ako kumikita ng malaki. Kaya ilalagay nyo na lang sa isang tabi. Pabayaran ko naman kayo eh. Ibabalik ko naman lahat ng naggastos nyo sa pag-aaral. Huwag mo akong pinipresyuhan! Dahil walang katapat na halaga ang pinagsamahan namin ni Teta. At kahit na pumayag ako na kunin mo ang anak mo, sa palagay mo, sasama siya sa'yo. At isa pa, hindi ko pinagbibili ang pagmamahal ko sa kanya. Huwag mo naman po sanang masamain yung mga sinabi ko. O sige, sabihin na natin na hindi talaga sumama sa akin ang anak ko. Maiwan siya sa inyo. Tandaan nyo, Lola. Hindi natin maipagkakaila na matanda na kayo. Paano kung habang inaalagaan nyo siya, may mangyari sa inyo? Magkasakit kayo, maospital, o maaksidente. Hindi nyo ba naisip? Paano ang anak mo? Ha? Anong magiging kalagayan niya? Halika na po!